Ipinagpaliban ng Presidential Electoral Tribunal ang pagtalakay sa electoral protest ni Vice Presidential Candidate Bongbong Marcos. Saan bang session ng Korte Suprema na tumatayong PET o PET, hiniling ng ponente sa kaso na si Associate Justice Alfredo Benjamin Cagiwa na talakayin na o talakayin na lang muli sa susunod na Martes ang protesta ni Marcos. Si Aile Emilio sa detalye. Hindi natalakay sa Supreme Court en banc ang electoral protest ni dating Senador Bongbong Marcos kay Vice President Lenny Robredo kaugnay sa sinasabi ng kampo ng Marcos na nagkaroon ng dayaan sa nakalipas na halalan noong Mayo 9. Paliwanag ni Supreme Court Public Information Chief Attorney Tio Dorte, walang ibinigay na impormasyon ang Presidential Electoral Tribunal o ang kabuuan ng en banc sa kasong inihain ng kampo ni Marcos noong nakaraang Linggo. Napunta kay Associate Justice Benjamin Cagiwa ang pagiging ponente ng electoral protest ni dating Senador Marcos. Kaklase ni Justice Cagiwa si dating Pangulong Aquino sa Ateneo de Manila mula elementarya hanggang kolehiyo. Naging Chief Legal Advisor din ni Cagiwa noong nasa pwesto pa si Aquino. Siya rin ang huling appointee ni Aquino sa Korte Suprema, pero bago ito, itinalaga muna siyang Justice Secretary. 200,000 boto lang ang lamang ni Vice President Lenny Robredo sa botong nakuha nito laban kay Marcos. Sa kabila nito, umaasa sila na agad na maibabasurang electoral protest sa Vice Presidente. Ayon kay Attorney Romulo Makalintal na siyang legal counsel ni Robredo, maliwanag na walang direktang kaugnayan ang sinasabing naganap na dayaan, sa halip ang COMELEC ANIA at Smartmatic ang higit na may responsibilidad rito. Sa electoral protest ni Marcos, nais niyang muling ipabilang ang mga boto mula sa 27 probinsya at syudad sa buong bansa. Nais rin niyang ipawalang bisa ang naganap na botohan sa Lanao del Sur, Basilan at Maguindanao dahil sa aniyay lantarang dayaang nangyari noong nakalipas na halalan. Para sa Eagle News, Aile Emilio, I'm 1 with 25.